Hi everyone! Nandito ako ngayon sa Diwata Palace Overload Partikman kung gaano kasarap ang kanilang Palace Overload na lechong kawali at chicharong bulaklak. Ang location ng lugar na ito ay sa Jokno Boulevard, Pasay City, doon sa right side ng Mall of Asia at malapit sa GSIS. Ang totoong pangalan ni Diwata ay si Deo Balbuena. Sa tanong kung saan nagsimula ang pangalang Diwata na naging tawag sa kanya ng lahat ng tao ay ito ang kasagutan. Ang pangalang Diwata ay naging palayaw at tawag sa kanya ng lahat ng tao na nakakakilala sa kanya noong araw na hindi pa siya kilala. Kaya noon, kapag may nakakakita sa kanya, ay hindi Deo ang tawag sa kanya kundi Diwata, kaya nasanay na siya na ganun ang tawag sa kanya. Kaya nung nagtayo siya ng Pares Business ay hindi Deo Pares Overload ang kanyang tinawag kundi sa pangalan kung saan siya kilala na Diwata Pares Overload. Lumuwas si Diwata mula Samar noong 2016 na ipagsapalaran siya sa Maynila at naghangad ng magandang buhay. Nagtrabaho siya bilang construction worker at nagbenta ng candy, kape at sigarilyo upang makaipon. Nung nakaipon na siya ay bumili si Diwata ng kaldero at kalan na lutuan. At doon na nagsimula ang makasaysayang Diwata Pares Overload. Kaya nagustuhan ng mga tao ang Diwata Pares Overload ay bukod sa masarap na ang pares ay dahil only rice at may free soft drinks pa sa halagang 100 pesos lang. Ito ang dahilan kaya tinangkilik ito ng mga tao at dahil sa sulit ito sa napakamurang halaga. Kanina ay meron kayong dalawang pilang nakita, sa left side yung Pares Overload at sa right side naman yung chicken. Pag nakabahid na kayo ay bibigyan kayo ng mangkok na may lechong kawali at pwede na kayong magpalagay ng sabaw sa mangkok. Tapos ay kukuha kayo ng soft drinks na libre din na pwede niyong kunin pagkatapos niyo kumain dahil may binibigay naman silang yellow paper para ipalit dun sa soft drinks. Unang kita ko pa lang nitong Pares Overload ay sobrang natakam na ako na parang gusto ko na talagang matikman ang sarap ng Pares na ito. Iba yung kulay ng sabaw compare sa typical na pares na kulay light brown. Ang lasa ng sabaw nito ay sobrang unique at sarap. Ito siguro yung dahilan kaya bukod tangi at dinadayo ang pares nito dahil sa sarap ng lasa ng sabaw. Yung kanin naman ay ito yung magandang kanin at hindi NFA rice. Makikita mo palang sa kanin na malinis at puting-puti. Ito yung kanin na gusto ng mother ko dahil medyo malagkit ng konti. Nabili pa ko dun sa lechong kawali kasi sobrang lambot. Ang expected ko kasi sa lechong kawali ay matigas dahil sa pagkakaluto sa mantika. Pero itong lechong kawali ng pares na ito ay sobrang lambot. Ang sarap niyang kainin kasi kahit plastic spoon lang itong gamit ko ay kaya kong hiwain yung lechong kawali. Itong pares na ito ay pwede niyong lagyan ng timpla. Merong garlic, chili, onion spring at pepper sa bawat table na kakainin niyo. Hindi ko muna nilagyan para masubukan ko yung original na lasa ng pares. Tingnan nyo yung dami ng laman sa mangkok. Sobrang dami na talagang sulit. Ang maganda pa dito ay hindi nyo kailangang tipidin yung laman dahil sa dami. Kapag kumakain ako ng normal na pares, ay sabaw muna yung hinahalo ko sa kanin para maging ulam. Pero dito sa Diwata Pares Overload at kahit samahan nyo na agad ng laman yung kanin na may sabaw, ay pwedeng pwede dahil sa dami ng laman dun sa mangkok. Ito ang tip ko sa mga bago palang kakain dito sa Diwata Pares Overload. Kung kukuha kayo ng extra rice ay 1 or 2 lang. Ang dahilan kasi nito ay madami ako nakikita na customer na hindi inuubos yung kanin. Ang dahilan kasi nito ay ang bigas na gamit nila ay magandang bigas. Dahil doon ay malagkit ang kanin at mabilis itong makabusog. Kaya ang advice ko kung kakain kayo dito ay huwag nyong tipirin ang ulam at isang extra rice lang yung kanin nyo dahil sobrang busog na kayo sa dami ng lechong kawali at bulaklak. Dito kasi dahil first time ko ay tinitipid ko pa yung lechong kawali pero mabilis akong nabusog sa 2 extra rice pa lang. Kapag kumakain kasi ako ng normal na pares ay nakaka 4 to 5 extra rice ako kaya tinitipid ko yung ulam. Kaya para sa akin, para hindi masayang yung kanin, ay 1 to 2 extra rice lang ang kunin nyo. After kong kumain ay tiningnan ko yung paligid kung gaano kadami ang tao at nagulat ako na yung pila ay nandun na sa paikot sa dami ng tao. Talagang sobrang successful nitong Diwata Pares na ito. Kung iisipin pa nga ay mas madami pa ito kung nakapwesto pa ito dun sa dati niyang location. Ang dati niyang location ay nandun sa malapit sa tulay pero kailangan na nilang umalis doon dahil halos nasa kalsada na yung mga tao
Ang mangyayari kasi ay yung mga tao na lang dun sa Molopecia ay dito na pupunta dahil sa mura at sulit sa dami ng lechong kawali at bulaklak itong Diwata Pares. Pero maganda din naman itong location na ito dahil secured na yung lugar at may sarili pang pwesto. Siguro in the coming months ay mag-extend pa itong palasan na ito sa likod dahil nakita ko na may space pang malaki dun sa likuran. Dito ay hinihintay namin lumabas si Diwata. Sa next video ko ay titingnan natin kung gaano iniidolo ng mga tao si Diwata. That's all everyone. Thank you very much for watching. This is Chuck and you're watching Biker Drone.